So yun guys, tapos na tayo dito sa Whitby Abbey. So I'm going to where I'm gonna stay for a night sa glamping pad. So let's go guys. Wait, tingnan ko, kuhain muna natin yung itong ano, car park, A-Pods car park. Grabe yung car park dito. Eh okay lang, at least hindi ako na short sa oras. 4 o'clock, so we still have 20 minutes dito. Tamang-tama talaga ng 6 hours. Hindi talaga pwede yung madalian ka. At least, nakapag-boat ride ako. Iba namang experience yun. Medyo a little bit scary kasi, alam niyo, hindi naman tayo sanay sa, alam, hindi ganun kaalon, buot nahilo ako doon. Katuwa. So 20 miles lang guys from here going to the glamping pad where I'm staying for a night. Sarap sana mag-stay ng 2 nights, no? But then boring naman pag 2 nights. 1 night is enough. And then as long as mura lang yung glamping pad, 40 pounds for a night, not bad. Family of 4 sana yun guys, yung glamping pad ko. Again, prime family of 4 nga yung nakuha ko. Pero syempre nga, hindi sila kasama at ayaw nila kasi yung mga pinupuntahan ko. Diba? Matulad yan, doon sa ano. Pero hindi naman pala ganun kaano yung ano doon, no? May daan naman pala, hindi naman pala doon sa 199 steps yung ano, meron din pala para sa prime, pero medyo okay pa baba, mahirap pataas. Yan. Next time, kasi ito lang rin ang pinakamalapit na sa amin na marami rin itong mura rin. Yun nga lang, yung beach dito iba talaga. Mahangin kasi dito banda sa kabila ba. Sa doon talaga maganda sa yan, sa Wales na sa Cornwall. Pero pag dito ka sa Whitby, Scarborough, sa may Lincolnshire, sa Lake Skegness, medyo ano lang hangin. Ano kasi hindi katulad dito sa kabila na maganda. Southeast ang maganda. Lalo na sa Scotland din, parang hirap din magana doon. Kasi tinitingnan ko yung mga beach ba kung mag-holiday just in case sa Scotland. Parang walang beach doon na maganda-ganda na pwede nga na. Ayan. And again, hangat hindi tayo wala tayong rayuma. Dito tayo sa England. Diba? Nakatawa kayo mag-driving guys. Talagang next time, susubukan ko talaga yung mag-antaw dito yung tinatawag nila na van life. Car life naman tayo. Hindi ko like convert doon ng mahigaan. Kasi may nabibili ba dito guys na ano, na foam lang. Tapos inflatable. So doon ka tutulog. Pero yung dada, dapat may dala kang roof rack para doon yung pagkain. Gagawin natin yan soon. Ayan. Kasi nauusor niya sa Pilipinas, di ba? Yung si Jiong, tinitingnan ko yung mga style niya ng mga van-van. Siyempre, may mapera yun eh. Convert na talaga nila. Dito naman, takas yun na talagang work nila. Eh, tayo may trabaho rito eh. Sila vlog talaga. So, siguro ano lang. Pero dito sa car naman, pwede naman siguro matulog sa medyo mahaba naman tong kasya naman tong ano. Eh, ano lang tong dalawa. Kahit kami di madam dito, kasya sa likod. Yan. Subukan natin yan. Balang araw. At maganda rin. Pwede pala guys, mag-hire ka lang dito ng van. Yung van life. Pero dapat yun pag sa Scotland. Maraming anong matulugan, maganda pala yung ganun. Pero dapat may kapalitan na mag-drive. Ayan. At least, di ba? Ngayon, puro lang tayo trabaho, guys. Alam mo yung puro lang tayo trabaho. May silang buhay kaya kailangan mong i-enjoy. Lalo na ngayon na yun nga, yung dalawang bata na yan, hindi talaga yan sila. Hindi pa nila ma-appreciate kasi yung mga ganitong ano, kasi siyempre bata pa yung mga yan. Ayaw na nga nila sumama sa akin pagka pupunta sa mga ganito kasi nga nabobored na sila at alam mo yun, hindi naman talaga nila ano na itong ganitong ano natin. So ako kasi simula nang naging English Heritage Mac nga kami, na-appreciate ko yung mga castle-castle kasi dati hindi rin ako makapasok doon guys. Few mga first ilang years kami dito, kailan lang kami recently lang yan eh, 2015 lang yata, 2017 kami nagkano ng heritage na yan. Kasi noon dati talaga, hindi naman namin alam,
Tapos siyempre malilito yung bata, hindi talaga kami nakakapasyal noon. Makakapasyal man pero hindi talaga sa mga castle. Mabilang yung castle na may pinasyalan kasi may bayad nga at medyo mahal. Tapos nung nalaman ko after na yung katulad dyan na heritage, left. Ayun, yung 120 for a year, not bad. Katulad dito, kung kasama yung family ko, sila madam, sila mga bata, 43 pounds kaya guys, yung family of 4. So alam mo yun, tapos dalawang punta lang ang ano na, tsaka tulong mo na rin sila sa kanila yan, yung parang nami-maintain nila yung history nila, napipreserve nila yung katulad niyan, kahit ruins lang yan eh, yung history ang binabayaran dyan, yun ang importante dyan. Ayan, so sa diba, sana tayo. Yun nga, yun nga na pre-preserve nila yung history nila. So, yun na lang din yung amin. At next time, National Trust naman ang pa-member kasi ko maganda rin yung mga gardens sa National Trust. Tapos libre ka, di ba? Mga dalawang National Trust lang din ang mapasyalan mo. Ayos na. Bawi ka na ba? Isang diretsyong ano lang, oh. 11 miles, oh. Malapit lang sana to kung ano. Ayun guys, at least binibigyan ko lang kayo ng ating konting idea kung paano ba dito. Kasi hindi naman lagi puro tayo trabaho ba, na tumatanda na tayo ba. Unang-una, nandirito tayo, so we have to explore the beautiful ano yun? The hidden beauty of United Kingdom, di ba? Hangat kaya tayo nating mag-drive. Tsaka marami rito guys, totoo ang marami magaganda rito. Kung depende ha, kasi for now ako talaga gusto ko yung mga village, mga ganito, mga tahimik na. Mayroon naman gusto yung mga sa mga city life ako, di ganito na yung mga gusto ko, mga castle, ganyan. So di ba, depende naman sa mga gusto natin. Ako, hangat kaya, lagi ko sinasabi nga, hangat kaya mag-drive, dito muna tayo. Tulad yan, ang gaganda ng mga ano dito. Tsaka hindi dito kasi hindi ka matatakot dito mag-drive kahit ikaw mag-isa. Wag lang sigurong gabi, tapos ganitong daanan ko medyo ano din kasi baka wala nang dumaan, mabirya ka ba. Pero yun nga, masalamat lang tayo na lagi may every year may service ng sasakyan, may MOT. So alam mo yung mga problema just in case, diba? Pero ito try ko talaga yung mag-ano guys, yung van or car life na yan. Kasi may mga marami rito pwede tulto, pwede yung matulog dyan sa tabi, hindi ka na wala ka namang gagalaw sa'yo dyan eh.
dito natin sa Scarborough, guys. Ganda rin mga bahay dito sa Scarborough. Scarborough show. Dadaan lang tayo para makita nyo yung ating view. After 300 yards, cross the roundabout, second exit. Limlim naman, hindi na tayo makapunta sa bench nito. Cross the roundabout, second exit. Hindi na tayo makapunta sa bench. After 200 yards, keep right. Dito na lang, meron naman yan. May daanan naman yan, guys. Right na lang tayo. Mali tayo eh. Mahirap pag hindi mo talaga kabisado yung ano. Pwede naman kuhain yan, kaya huwag mo lang. Para ano, ano ko naman ito, divert ka rin naman ito. Parehas lang ito. Dilet lang dyan sa unahan. Tulay pala yun, kaya pinapanood. So ganun, guys. Pag hindi mo kabisado yung ano, nagkakamali ka talaga. Walang masama dyan. Balik ka lang. More safer. Oh, ha? Tapos kakanan ka na dyan. Kasi dito pala, oh, is tulay pala ang dadaanan natin. Kaya pala hindi pwede. After 100 yards, turn right, then keep right. Sure.
turn right side dito, turn right. Turn right, then keep right. Diba? Wala rin nagkamali guys, 2 minutes lang ang namin kaiba. So mas maigi na lang ng ganyan. Keep right. Kasi tatawid na pala tayo sa July. Kaya pala hindi pwede. Wala nang ibang daanan, dito lang talaga. Keep right. Keep right lang tayo. Madali ko matandaan. Ito lang naman ang ano.
wala na tong ano, wala nang tao. So oh, yeah, ito tong cliff, kaya tanda ko to, pwede dito tayo bukas. Tanda dyan eh, oh. Simple naman magbago kasi yan eh. Pwede itong magkaraban, pwede magcamping dito sa pinuntahan natin na to. May camping dito. May caravan. May glamping. So everything is here. Wala. Mali ah. Mali.